Nanood ako ng What Happened to Monday. Na-enjoy ko naman yung movie. Pagdating ng asawa ko galing trabaho, na itanong ko sa kanya kung napanood niya na ito. Sabi niya hindi, kaya naisipan kong ikwento sa kanya parang review na rin kung naintindihan ko ba talaga ang pinanood ko. Grabe yung pag-fast forward ko kasi alam kong ayaw ng asawa ko kapag mahaba ang kwento. At yun na nga, panay ang tanong niya kung nasaan ba si Monday. Siyempre, doon na yun pag malapit na ang ending at malapit na sana ako kasi sabi niya wag na raw ipagpatuloy. So, huminto ako at pumuntang banyo. Nainis ako. Umiyak kasi nasaktan ako. Hindi naman tungkol lang dun sa movie eh. Parang nakaramdam ako ng loneliness. Yun bang tipong nasa bahay lang ako lagi, nag-aalaga sa baby namin, wala akong mga kaibigan o pamilya na nakakausap sa araw-araw, at siya lang naman ang hinihintay kong makauwi para may kausap ako at may makinig sa akin. Ito yung maliit na bagay lang pero may epekto sa akin. Sa isip ko, kanino naman ako makikipagkwentuhan, alangan naman sa iba. Tsaka, movie naman yun, hindi naman yun balita na what, when, where, why, o how lang, di ba? Mula kasi bata pa ako, yun ang naranasan ko. Yung walang nakikinig sa akin, ang lungkot lang. Panay naman yung suyo niya habang karga ang baby namin. Tinatagan ko na lang yung emosyon ko kasi hindi naman agad mawawala yun at ayaw kong maapektuhan ang baby ko. Sobra talaga ako matampuhin noon pa man pero ngayon hindi ko na pinapaabot ng ilang oras kasi nga may baby. Simula ngayon hindi na ako magkukwento, i-enjoy ko na lang ang panonood. Kung nakaranas ka rin ng pagtatampo sa asawa mo, ito ang gawin mo. Una, pumunta ka sa lugar na ikaw lang mag-isa. Halimbawa sa kwarto at magdasal ka. Minsan kasi mahirap labanan ng emosyon. Nagsisimula sa tampo hanggang mapunta sa galit. Mag-reflect ka kung ano ang nangyari at isipin mo kung gaano ba ito makakaapekto sa relasyon nyo. Pwede kang umiyak para maibuhos mo sa manang loob na nariyan sa puso mo. Mag-pray ka kay Lord na sana gabayan ka at sana mawala na ang tampo mo at saka ka makipag-usap ng mahinahon sa asawa o partner mo. Huwag mong patagalin kasi ikaw lang din ang mahihirapan. Puso mo rin ang magdurusa. Pangalawa, pilitin mong maging okay. Magiging okay ka rin naman lalo na kung maliit lang na bagay pero emosyon yan eh, hindi agad nawawala ng ilang segundo lang. Huwag ka nang makipag-away para hindi na lumaki ang gulo. Just go with the flow lang at adjust ka na lang. Sigurado namang kilala mo na ugali ng asawa mo kaya alam mo na kung paano mag-adjust. Swerte na nga lang kung susuyuin ka at kung hindi man, hinga lang ng malalim at mag-isip ka ng mga bagay na malilibang ka. Hindi ang ibang tao o ang asawa mo lang ang makakapagbigay sa'yo ng happiness. Ikaw mismo ang makakagawa nun. Pangatlo, isulat ang iyong nararamdaman. Effective rin naman to para sa akin kasi ito agad ang ginawa ko. Sinulat ko ang lahat ng nasa isip ko at kung ano yung gusto kong sabihin. Habang nagsusulat ako, unti-unti namang gumagaan ang pakiramdam ko. Kapag binasa ko ulit, natawa na lang ako at naliwanagan na rin. Sana makatulong din ang ganitong paraan sa'yo o gawin mo lang kung ano ang gusto mo. Makinig na music, sumayaw, kumain at iba pa. Pang-apat, matulog ka at pagising mo, wala na yan. Isa rin talaga to sa pinaka-effective para sa akin. Kapag nakatulog na ako, nawawala na yung tampo ko sa asawa ko. Ang sarap lang sa feeling kapag nakakapagpahinga ka. Pero depende rin yan kasi iba-iba naman tayo. Sana huwag mong patagalin ang tampo mo kasi life is short. Dapat manaig pa rin ang pagmamahal mo sa asawa mo. Lilipas din naman ang tampo na yan eh. Ang mahalaga, healthy, safe at magkasama kayong dalawa pati na ang inyong mga anak. At ang panglima, respect your differences. Magkaibang tao kasi tayo kaya iba-iba rin ang ating gusto at mga hindi gusto. Lalo na kapag mag-asawa na, respetuhin mo ang pagkakaiba niyo ng asawa mo. Pag-usapan niyo at kailangan talaga mag-adjust araw-araw. Ganyan talaga ang buhay eh, nobody's perfect. At hindi solusyon ang maghanap ng iba kasi ganun lang din ang mangyayari. Love is a decision. It's a choice you make. Choice mong mahalin siya, choice mong patawarin siya, choice mong alagaan siya, choice mong bumuo ng pamilya na siya ang kasama, at choice mo na hindi ka bibitaw sa kanya. At sa huli, masasabi mo na ang pinakamasayang desisyon na ginawa mo ay ang mahalin siya, maging tapat na asawa at ina sa mga anak niyo, at ang gawing sentro ng inyong relasyon ang ating mahal na Panginoon. Irespeto ang inyong pagkakaiba at intindihin ang isa't isa. Ito ang isa sa pinakamahalagang paraan to achieve a long and lasting love.